Sa pagtatapos ng eleksyon, mga bagong pangalan ng umusbong sa iba't ibang posisyon sa Metro Manila na ilang taong ding napasakabay ng ilang kilalang angkan sa politika. Ang mga iyan sa report na ito. Palakpakan at hiyawan ang isinulubong kay Isko Moreno nang iproklama siya bilang bagong mayor ng Maynila kagabi. Lamang siya na mahigit 147,000 na boto sa dati niyang kaalyado at re-electionist na si Joseph Erap Estrada. Anim pang kandidato ang tinalo ni Moreno, kabilang si dating Manila Mayor Alfredo Lim. Mananatili naman sa pwesto si incumbent Vice Mayor Hani Lacuna na kapartido ni Moreno. Ang apat sa anim na kongresistang nanalo, kapartido rin ni Moreno. Tumangging magpaunlak ng interview si Mayor Erap, pero sa isang pahayag, sinabi niyang iyahanda niya ang maayos na turnover sa bagong liderato. Sa June 30, magtatapos daw ang 50 taon niya sa politika at nagpapasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya. May buhay pa raw pagkatapos ng politika. Sinabihan niya ang mga taga-suporta niya na suportahan din ang bagong mayor. Taas noo raw siyang lalabas ng City Hall dahil nabayaran na raw ng Maynila ang 4.4 billion pesos na utang na dinatnan niya nang maupo bilang mayor noong 2013. Hindi lang si Erap ang natalo sa Maynila, kundi pati ang anak niyang si Jerica Ejercito na tumakbo bilang konsehal sa 4th District. Pero hindi lang sa Maynila nabigo ang mga Estrada sa politika. Sa lungsod ng San Juan, na kilalang baluarte ng mga Estrada, bigurin sa mayoral race ang apo ni Erap na si Janela Estrada. Dahil dito, natuldukan ang halos 5 dekadang pamumuno ng mga Estrada sa lungsod na naig sa karera si Francis Zamora. Natalo rin ang mga pamangkin ni Erap na sina Gary Estrada na tumakbong kainta Vice Mayor at ER Ehersito sa pagkagobernador ng Laguna. Gayunman, may mga nagwagi sa mga Estrada. Ang pamangkin ni Erap na si Jana Ehersito para sa pagkakonsehal ng San Juan at misis ni ER na si Girly Ehersito bilang Vice Mayor ng Pagsanhan. This has been a big loss for the Estradas. Yes. I mean, 2019 elections could be marked as kind of the end or beginning of the end of at least the Estrada ascendancy. Sa Pasig naman, nanalong alkalde si Vico Soto, anak ni Vic Soto at aktres na si Connie Reyes ang tumapos sa halos 3 dekadang pamumuno ng mga Eusebio. Pumasok si Vico sa labanan sa pagkalkalde na dihado sa mga survey. The Sotos are known people, but politically speaking, nangyari sa Pasig, it's a massive shock. Isa pang malaking pangalan na natalo sa eleksyon 2019, si dating Vice President Binay. Tinalo siya ni dating Makati Vice Mayor Romulo Kid Peña. Tinangkapan ng kampo ni Binay na pigilan ang proklamasyon dahil sa umunoy discrepancy na boto. Pero ibinasura ng City Board of Canvassers ang mosyon ng kampo ni Binay. Cecil Villarosa, GMA News.